Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratilis po, pag-uusapan po natin ito pong panawagan ng mga UP scientists, no? Mga scientists na po, hindi na po simpleng mga expert. Nung mga nagdaan pa noon, mga UP expert ang binabanggit natin, no? Ito po, mga scientists na po, no? Hindi na po ito mapagkakamalan na may pinapanigan pa po itong mga scientists na to, no? Isa lang po ang panawagan nila. Ang sabi nila sa wikang English, ang hirap pong hindi ho ako makakuha ng Filipino words, no? Sa kanilang gustong sabihin. Stop shooting ourselves. Philippines is not as bad as wealthier nations, no? Yan po ang panawagan, no? Tigilan na po natin. Kumbaga, kung ako po magta-translate niyan, no? Hindi po literal na barilin ang ating sarili, no? Tigilan na po natin ang paninira sa ating sarili. Hindi naman Pilipino na ninira. Yung ilang Pilipino lang. Ilan lang, kukunti lang po yan, no? Dahil mas malala po, no? Ang pagtugon. O hindi, mas malala po ang naging sitwasyon ng wealthier nations kaysa sa atin na pupugak-pugak ang ekonomiya. Yan po ang paglilingkod natin sa inyo at iba pang maliliit na balita. Ngayon pong araw na ito, paglilingkod po natin yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, no? Hindi mo sinasadya, nakita mo na merong nagsasalitang gwapo rito, no? Eh, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na umaamin na mayroong kinikilingan at mayroong pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang katotohanan at ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin. Alam nyo, parang yung panawagan na to ng mga UP scientists. Scientists po, ha? Yung mga nagdaan sila, Professor Guido, ang tawag lang natin, mga UP expert. This time, scientist na po ang nagsasabi na tigilan na natin, no? Yung siraan natin ang ating sarili dahil sa totoo lang daw, ang Pilipinas ay hindi masama ang ginawa, no? Hindi naman not as bad as wealthier nations, no? Mas maganda pa ang performance natin pagdating sa pagtugon sa COVID-19 kaysa dito sa mga bansang mayayaman, no? Alam niyo po to, ito pong mga scientists, hindi po yan nagsasalita ng walang basehan, no? Hindi po yan yung katulad ng mga politiko natin, lalo na itong mga dilawan na pinoproject lang po nila. Kaya pahiyang-pahiya po rito yung mga dilawan, no? Nakakahiya po, no? Na patuloy po nilang pinagmamalaki, patuloy po nilang sinisiraan yung ating pamahalaan na palpak ang pagtugon sa COVID-19. Samantalang ang mga scientists ay nagpapatunay, no? O, dati kinukut natin yung UP expert, ang sabi nila, no? Dahil sa ginawa ng gobyerno, hindi tayo umabot ng milyon na COVID patient o COVID cases, no? Yung kinukut natin na yan na mga UP expert, kung hindi raw tayo nag-quarantina, malamang 3 milyon ang ating kaso ngayon, no? Pero eto po, mga scientist na po, hindi na po UP expert. Bagamat hindi ko alam ang pagkakaiba. Parang ano na to, no? Para scientist na eh. Talagang iba na yung wordings, no? Mas angat na yung level nito, kumbaga, no? Ang sabi nila, antindi. Ha? Mas magandang pakinggan sa English, eh. We should stop shooting ourselves. We are not bad versus South America, Europe, US, Canada. At ang nagsabi po niyan ay si Dr. Cynthia P. Saloma, Executive Director of Philippine Genome Center, University of the Philippines. No? Yung pangalan pa lang na Philippine Genome Center, parang scientist na talaga. Hindi ko mamaintindihan, pero parang tunog germs yan, no?
tunog nag-aaral yan sa mga talagang mga napakinggan ko pa lang yung genome, nangati na ako, no? Ganun po ka-effective, ganun po ka-scientific yung mapangalan na yan, no? Philippine Genome. Hindi ko alam kung genome ba o genome center, no? Malupit po yan, scientist po yan. Tapos doktor ang pangalan mo, Dr. Cynthia. At ang apelidyo mo ay Saloma. Eh, ibang klase na po ang level nito, no? Nakikiusap na sila, no? We should stop. Hindi nga pala nakikiusap, eh, no? We should. Ibig sabihin, tigilan na natin ang paninira sa ating sarili. Dahil sa totoo lang, mas magandang pinakita natin sa South America, Europe, US at Canada. Nariyan po ang pinakamayayamang bansa, no? US, South America, Europe at Canada. Okay. So ito ay parte ng webinar na sinagawa ng mga UP scientists na to, no? Ang sabi nila, ito ay inorganized ng DOST. Kita nyo, science na po, no? DOST, NAST. DOST, Department of Science and Technology, National Academy of Science and Technology. So, paulit-ulit na po, science na tayo, no? Ano po ibig sabihin yan? Ang mga welter, etong sabi ha, ni, hindi po politiko to. Hindi po makaduterte itong mga UP na to, no? Kaya pag sa UP, eh, alam naman natin yung UP, numero uno to na nagkritiko ng ating Pangulong Duterte, di ba? Kaya makikita natin na patas to, no? Subukan yung questionin itong mga scientist ng UP. Eh, talagang para na kayo nagbibigti ng politika. Hindi nyo maikakaila itong sinasabi, no? Ayon pa kay Saloma, the number of COVID-19 cases in the country compared with the cases of the wealthier nations attests to the government's efforts in managing pandemic, no? Ito po ay patunay, no, na napakagaling ng pagkaka handle, pagmamanage ng ating gobyerno sa pandemic. Hindi po tayo nagsabi niyan. Hindi po DDS ang nagsabi niyan. Ang nagsabi po niyan ay mga UP scientists. Scientists na po. Hindi na po simpleng expert lang. Ha? Executive Director of Philippine Genome Center, University of the Philippines. Okay? Ang pamagat po ng webinar na to ay Understanding the Science of COVID-19. Talagang walang kagatol-gatol, no? Sinabi niya, no? Ito ay mas maganda ang pinakita natin kaysa sa mayayamang bansa dahil sa government's efforts in managing the pandemic, no? Sa kausayan ng pamahalaan sa pagmamanage ng pandemic. Ito ang data. Hindi naman nagsasalita yung mga yan nang walang data, no? Ano ba ang sinasabi ng data? Okay. 6.2 million cases ang nasa US, no? So per million cases po, no? Kada isang million, ilan ang kaso ng COVID-19 case sa kanila, no? 567 deaths. Yung namatay, kada isang million, 567 ang namatay sa COVID. Sa UK, kada isang million ay 611 ang namatay. Sa Canada, kada isang milyon ay 242 ang namatay. Samantalang sa Pilipinas, kada isang milyon ay 33 lamang ang namatay. Napakalayo po. Given pa yan. Ang partida pa po niyan, ha? Kaya napakahusay po. Talagang ito po ang patunay ng mga bayani po natin ay yung mga frontliners natin na nasa ospital, mga doktor at nurses. Yan po ang mga bagong bayani na lumaban dito sa pandemic. Given po na hindi gaano, no, kumpara sa mga bansang mayayaman na nabanggit natin, ay hindi po ganun kayaman ang ating mga ospital at ang ating medical system. Ay hindi po kasing unlad ng medical system sa mga nabanggit nating lugar na Canada, Europe, US
at South America. Pero ganun pa man, tayo yung pinakamaliit, no? Na natala na kamatayan. Ganun po natin. So palakpakan po natin. For the first time po, no? Alam niyo naman, dito sa Pilipinas. Yan po yung sinasabi natin. Kaya maniwala na po tayo. Tigilan na po natin. Sabi ng UP scientist, tigilan na natin yung ano na yan. At ito eh, hindi naman to, baka sabihin nyo naman eh, dyaryong kung saan lang to. Ito po ay galing sa Manila Bulletin. Siyempre, hindi natin ma-expect yan, balita yan ng Inquirer at saka ng Philippine Star. Dahil panay negative lang ang kaya nilang ibalita laban sa ating pamahala. Okay, punta na po tayo sa iba pa nating balita, no? Maliban po dyan sa good news na yan na sinasabi ng mga UP scientists na isa tayo, oh, mas magaling pa tayo sa mga bansa mayayaman sa pagtugon natin sa mga, yun po yung katotohanan, no? Ah, hindi po mapapasubalian yan. At ang magsabi na mali ang mga UP scientists ay hindi na natin alam, no? Kung paano pa natin sila paniniwalaan na sila ang tama tungkol sa siyensya. Na may mas marunong pa rito sa mga UP scientists. Yan po yung hamon natin. Eh. Okay, punta naman po tayo rito. Batay po dyan, iba pa pong balita. No? Ito po, isa rin pong pag-aaral na para makapag-ingat po tayo lalo dito sa COVID-19 pa rin. Ayon po sa pag-aaral ng ginanap sa US, na parang hindi ko alam kung applicable ba to sa atin, pero makakapulot po tayo rito ng ano eh, ng ideya, no? Ang sinasabi na marami daw po yung mga nahawahan ng COVID-19 ay dahil sa pagda-dine in sa mga restaurant, no? Eh kasi sa atin maagap yung ano natin eh, maagap yung pagtugon natin sa dine-in restaurant na ang lalayo kagad kahit walang magkakatapat, di ba? Kasi daw po, alam niyo naman sa dine-in restaurant, mas marami pa raw nakuha, no? Na mga COVID cases dahil sila ay nag-dine-in resto kaysa daw sa mga pagsi-shopping at pagpunta. Kasi sa pagsi-shopping, meron tayong face mask, meron tayong face shield. Unlike po dito sa dine-in, eh paano ka makakakain kung naka-face mask at naka-face shield ka, no? Pag ikaw ay namimili, naka-face mask, naka-face shield at iba pang gawain pag nagbumulig ka, bawal nga po sa mga SM eh. Yung wala kang face shield at face mask, kaya natitiyak natin na pinapatupad maigi to, no, sa mga mall. Hindi natin alam sa mga palengke, sana ganun din, no? Pero pag nag-dine in ka kasi, paano ka kakain, no? Kung ano, kaya ayon dito sa pag-aaral na to, kung ito ay may basehan, eh dapat hindi na tayo nagda-dine in lahat. Take out na lang lahat, no? Take out na lang lahat. Okay, iba pang balita. Ano pa ba? Ayun. Kumanta na itong si Vergere, si Undersecretary Vergere ng DOH na araw-araw nating nakikita, no? Na nagsasagawa ng pagpapaliwanag in behalf of DOH, no? Ang sabi po ni Vergere, eh wala pong katotohanan ang pag-uugnay, no, ng kaso ni Pemberton, yung pagbibigay ng absolute pardon kay Pemberton ay may kinalaman sa tinatawag nating pagsisecure ng bakuna, no? Alam daw po natin, nagkapirmahan na sila bago pa yung Pemberton issue na yan. Nagkapirmahan na yung ating pamahalaan at itong manufacturer sa US na kung sakali, eh, pagbibilihan nila tayo ng bakuna. So, hindi po totoo. Eh, kaya lang, problema si Harry Roque. Minsan kasi ang problema ni Harry Roque, eh, hindi lang siya simpleng spokesperson ng ating Pangulo, no? Nagbibigay rin siya ng sarili niyang kuro-kuro sa mga, ano, kaya hindi niya napaghiwalay tuloy. So, dapat stick lang siya sa pagiging spokesperson para hindi nahahaluan ng mga pananaw niya, no? O kaya sinasabi niya, ito ay hindi pananaw ng Pangulo, ito ay strictong pananaw ko lang bilang
bilang isang abogado, no? So ganun lang sana, no, para malinaw po na hindi po 'yun galing sa ating pangulo. Wala pong katotohanan. Eh yung may ugnayan po yung pagpapardon, dahil po aminin man natin at hindi, maniwala man kayo hindi, ang presidential pardon ay ginagawa po yan ng lahat ng pangulo ng Pilipinas. Hindi lang po si Pangulong Duterte ang nanguna dyan, no? O siya yung unang nagbigay ng pardon. At hindi rin po totoo na yung sinasabi nila na basta dayuhan ay pinapardon, mga Pilipino ay binibitay, no? Hindi po. Mas marami po yung napardon ng ating Pangulo na mga Filipino kaysa sa mga dayuhan. Okay, punta po tayo sa isa pang balita. Ito po, yung sinabi naman ni Kiko, no? Maikli lang po to. Alam nyo, sa kapapaliwanag ni Kiko Pangilinan, no? Pinapaniwala pa rin nila yung sarili nila, no? Hanggang ngayon pala, dala-dala ni Kiko Pangilinan yung kanyang kabiguan bilang campaign manager ng Ocho Derecho, no? Hanggang ngayon, naghanap siya ng paliwanag at nakahanap po siya ng paliwanag kung bakit na zero derecho ang kanyang Ocho Derecho, no? Kung bakit derecho sa Inidoro ang inabot ng kanyang mga Ocho Derecho candidates, no? Ang paliwanag na yan ay sinuri ni Kiko Pangilinan na 10 milyong Pilipino raw, 10 milyong kabataan ang hindi nakarehistro sa Makatuwid, hindi sila nakaboto noong 2019. Kaya yun daw ang big difference, no? Kaya nananawagan siya na ngayon pa lang ay magrehistro na lahat ng kabataan. Eh, hindi ko maintindihan kung paano naisip ni Kiko Pangilinan ng mga kabataan ay direktang ay yun iboboto ay sila, no? Paano mo iboboto si Lenny at saka si hindi ko maintindihan na parang nakita niyang automatic, ha? Na lahat ng kabataan ay iboboto kay Lenny o kaya sa kanya o kung sino man yung maging pambato nila na malamang si Lenny Robredo. Imposible po, no? Eh kung kay Isko Moreno na lang laban kay Lenny Robredo, eh sino sa tingin nyo ang iboboto ng kabataan? Between Lenny Robredo at Isko Moreno. Oh, 'di ba? Wala na pong kinakailangan pag-isipan diyan. Ang layo naman po, no? Ang layo naman ng Robredo sa Moreno. Ayan po yung sinasabi natin na hanggang ngayon nangangarap tong Kiko Pangilinan na yung 10 milyon daw na hindi nakaboto, eh boto nila yon, no? Mangarap ka na lang, Kiko, no? Yan lang ang kaya niyong gawin. At ang huli nating topic, no? Ito pong SWS pinalagan, no? Yung pong survey na ginawa ng SWS, yung resulta po ng survey na yan ay pinalagan ito ng isang matinong Jokno. Dalawa kasi yung Jokno. Hindi ko alam kung magkaano-ano yan. Si Shell Jokno at itong si Benjamin. No? Itong si Benjamin Jokno, ito po yung matinong Jokno. Yung Joknong mayroong pakinabang. Yung Joknong pinag-aagawan ng mga lahat ng administrasyon. No? Si Jokno lang yata ang consistent, no? Na kahit ng anong administrasyon ay lagi siyang kasama, no? Hindi siya napopolitika dahil sa pagiging eksperto nito sa paghawak ng pera, no? Magmula pa yata kay Gloria, hindi ko alam kung pati si parang ang alam ko pati si Erap pinagkatiwalaan to, no? Si Noynoy lang ang hindi nagtiwala rito sa usapin ng pananalapi dahil si Butch Abad, ha? Si Butch Abad ang kanyang pinagtiwalaan na ayon sa report nitong Blue Ribbon Committee ng Senado, pinamumunuan ni Dick Gordon ay dapat kasuhan sa PhilHealth, no? Yan po yung sinasabi natin, no? Yan po ang record ng mga dilawan, no? Pati pag sa mga tao ay malupitan, no? Eh kumpara mo kay Jokno, si Erap, si Gloria, tapos ngayon si Duterte. Nilagpasan lang, eh. Ha? Nalagpasan yung, kaya walang katinuan yung pagbabudget nun. Pero si Jokno, malupit sa mga budget yan. Okay, punta na tayo rito, no? Ano ba itong sinasabi ng SWS?
Ang sinasabi po sa survey ay yung mga Pilipino daw, no, na nasurvey ay nagsabi na sa darating na 12 buwan ay mas malala pa po ang dadanasin ng mga Pilipino. No, ibig sabihin, yung dinaranas nila ngayon na epekto ng pandemic na paghihirap ay mas malala pa sa susunod na 12 buwan. Na hindi po mapaniwalaan. No? Ang sabi nga ni Jok, no, na nagsalita na, eh parang wala na. Kasi siya yung sa, ano eh, sa Bangko Sentral. Napakaganda po. Nakita nyo ba? Ah, nagkaroon ng pandemic pero ang tatag po ng piso natin. Dahil po yan sa magaling na Jok, no. Dalawa po yung Jok, no, na yan. Yung isa mukhang, yung isang Oyabak. Mukhang Oyabak na Jok, no. At saka itong magaling na joke, no? Dito tayo, no? Sabi niya, eh, imposible yan. Yan ay perception lang ng tao. Depende siguro sa pagkakatanong, no? Yung ikaw ay hirap na hirap, tapos tinanong ka, na mas, sa tingin mo ba, may mas mahihirap pa sa 12 buwan? Opo, mas, sa tingin ko, mas maghihirap pa kami kasi nawala ng trabaho yung tao na yun, malamang. No, yung mga ganun bang usapin? Pero wala po sa realidad yun. Ngayon pa lang po, yung nag-ease na yung ekonomiya. Siyempre, lockdown tayo, walang naghahanap buhay. Talagang babagsak po yung ekonomiya natin. Pero ngayon po, na pati po yung transportasyon, okay na, umu-okay na unti-unti. No? Lumuluwag na. Dati isang metro, ngayon 0.75 meters na lang. Yan po ang tinutulan ng Bangko Sentral ng Pilipinas chief na si Benjamin Jok, no, na ito raw darating na taon ay mas gaganda ng ekonomiya. Baka ito lang eh, 'di ba? Ito lang third quarter at fourth quarter makakita na tayo ng muling pag-unlad ng ating ekonomiya. So hanggang dito na lang po, no. Paalala po ng mga UP scientists, pinapaalala ko lang po sa inyo, tigilan na natin, no, yung paninira sa sarili natin dahil isa po tayo sa may pinakamagandang performance sa pagtugon sa COVID-19. Kaya po kayo, mga viewers, kayo ang tatanungin ko. Kanino kayo maniniwala? Ang mga dilawan sinasabi palpak, no? Mga dilawan at mga artistang bugok ang sinasabi nila palpak ang pag-handle ng administrasyon sa COVID-19. Etong UP scientists, sinasabi po nila na maganda, maayos ang pagkakahandle sa COVID-19. Kanino po kayo maniniwala? Dito po sa mga dilawan o sa UP scientists? Hanggang dito na lang po, hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, isyong panlipunan, Badong Aratilis po.